Hello, hello. Good morning, guys. So, ganito na naman ang weather dito sa aming probinsya. I don't know. I thought it's summer already, pero ulan pa rin ng ulan. There. At malamig. Super lakas ng ulan. Ayan, baka na naman dito, oh. So, we'll check naman ng dinamping natin dito. Ito yung sinasabi kong lalagyan ng graba. Naka-indent dyan sa gitna. Na tinutuluan ng or pinapatakan ng tubig galing sa gutter. Kasi pag may graba, hindi siya masyado nag-dent. So, here it is. Lakas ng ulan din sa kabila. Wala pa naman silang gutter, kaya talagang pag walang gutter, full force ang tulo ng tubig, kaya magtataan siya dyan. Kaka-erode masyado ng lupa. Ay, nako, malamig. Ito yung mga graba na ilalagay ko doon. Ayun dito. Kasi gusto ko munang makompak yung lupa. Pag naulanan kasi yun, nakakakompak ng lupa yan. Yeah, the best way to compact a soil is sa pamamagitan ng tubig. Hayaan mo naman tingnan dyan. Masyado dito binabaka. Ito sayang talaga, masisira talaga yung mga kamatis ko dyan kasi dapat hindi yan. Ay nako, ito, wow, ito yung problema dito kasi yung tubig galing doon sa pataas-taasan. Ayun, oh. Lahat papunta dito sa amin, oh. Ayan, galing doon. Tapos dito siya dumadaan. Kaya ayun, para na siyang ilog. Tapos ito mga ano pa to. Sobrang pang dumping. Pag kasi bumaba pa yung dinumping mo. At for sure bababa pa yun. So, kailangan dagdagan. Ay, wow. Ang dami na naman bunga ng anong kuya dyan. Eh. Talong. Bunga na naman ng talong. Tapos mayroon ditong pinanim silang anong petchay. Good luck na naman sa petchay nilang pinanim. At inulo na naman. Tapos yung nandiyan na may marker. Sili yan.
So ito na yung finish. Ang ulan. Pero ang ganda ng halaman. Pag nauulanan, kaya lang look what is happening. It's like flooded na on that part over there. But look at the view. Look super nice. Good morning, guys. So finally, uminit na ngayon. Kasi kahapon, in the past few days, sobrang lakas ng ulan. So, ngayon, medyo nagpakita na ang haring araw. Ayan, there. Mag-harvest naman tayo dito kasi ito. Hindi kasi ako nakapag-harvest kahapon. Kaya ito, medyo magulang na naman siya. Nakaabante na yung ano ko dito. Ang palaya. Tapos ayan, pahinog na yung ating cherry tomato. Tapos ito yung okrang tinanim ko dyan. Eh dito nga pala sabi ko tataniman ko dito ng peche, pero nilagyan ko ng sibuyas. Dito siguro lagyan ko ng peche. Tingnan niyo yung kamatis ko dyan. Cute! Wow! Look at the rainbow! Very nice. Ulan na naman. May mga ibon ako dyan. Mga habitat. Daming ibon sa labas. Problema lang kasi dito sa ibon na to eh. Minsan nakakapasok sa loob ng bahay. Gustong gusto nila dyan oh. Naglalaro sila dyan. Kasi merong mga green na not really puno plants. Naglalaro sila sa plants. So playground nila yan. Maganda rin pag may ganun. Your house is surrounded with plants. Nagiging playground ng mga ibon. Ayan o. Ang ganda-ganda.
lalagyan ko dyan ng balag, oh. Yung may poste, nilagay ng kapatid ko kahapon. Pero bibili ako ng nylon. Maya maya, you can see the birds. Tingnan natin yung basil natin dito. Tuwang-tuwa talaga ako sa dahon ng basil na to. Kasi super laki. Kita mo naman yan. Very healthy. Tapos yung green beans natin dito, maliliit. Pero mabunga naman siya. Oh. Tapos mayroon ako dito ginawang path kahapon. Kasi nga lagi dito pag umuulan, bumabaha dyan, may nilagyan ko ng apakan, tawiran, diba? Cute naman siya, in fairness. Tinaniman ko din ang carabao grass just to hold the soil. Ayan na. There. Tapos dyan, DIY lang yun. Na may bato-bato dyan. Para lang hindi na maanod yung lupa diyan.